Sir, tuloy na sa Monday, sir. Yung hearing on din pala siya. Well, nag-schedule na si Senator Gordon, no? Pero on my part, I would want to talk to him na kausapin ko siya na kasi may darating na mga World Health Organization officials specifically to look into the Denvaxia issue, no? On December 12 and 13. So, parang sa akin, on the health side, again, I would want maintain my position na hintayin na natin yung mga yung findings and recommendations of the experts, no? In this case, na aside from DOH, darating na yung mga WHO officials and other experts, no, to look into this. Malaking bagay kung yung mga WHO nandito kasi they would have greater database siguro, no, doon sa ibang country, sa ibang lugar, sa ibang bansa na kung saan ginagamit yung Denvaxia. So, mas maganda yung magiging, sa tingin ko, yung magiging recommendations nila at findings kung sakasakali at kung sa may findings dito. Yun ang sa tingin ko. Kasi kung magpapataw kagad kayo ng hearing, I think it would be premature na right now that the DOH is still collating information and they are on the field, specifically doon sa mga areas na kung saan nagkaroon ng vaccine program, no? Kung saan na ilagay yung nagamit din Denvaxia. So, ang I would recommend to Senator Gordon, I would ask him if can be held in abeyance. Gusto ko kasi na nandito yung World Health Organization officials because I think they will be experts, no, on this field. And they will be the authority.